sapagkat ang pamilya ang pinakamagandang regalo ng ating Panginoon. Dito natin mararamdaman ang tinatawag na tunay na pag-ibig. Sa anumang oras ng pangangailangan, anumang hidwaan at hindi pagkakaroonan meron tayo, sa ulit-ulit, ang pamilya pa rin natin ang ating sandigan at kanlungan sa buhay. Isang katangian ng isang tao ang may mabuting puso. Maliit man o malaki, marami man o kahaon. Sa puso ng taong pagbibigyan natin, isa itong malaking bagay para sa kanya. Huwag tayo maging malamot kung mayroon tayo. Batang lansangan, yan ang tawag sa mga batang walang tirahan na palaging makikip magpulit, itiiwas na, na mamalimos na daan. Ngunit natanong mo na ba ang hirap ng buhay na dinaranas ng mga batang nasa lansangan? Natanong mo na ba ang iyong sarili kung ano kaya mong gawin para sa kanila? Isang batang ang nagsusumikap ng limos sa daan. Nang mairaos ang isa na namang araw ng kahirapan. Bariya na ipatid ng pagkain at sa talong na niyang sa bahay. Makita niyang sayang nagsasalo sa pagkainan isang buong patya. Nagtaka ang babae kung bakit may batang kulubi na nakastrip sa kanilang tahanan. Inanayahan niya itong pumasok sa loob. At sabay-sabay nila pinagsaluhan ang mga pagkain na sa habagkainan. Walang pasigla ng galak ang puso ng bata. Mapapakas mo sa kanyang mukha ang kasiyahan na kanyang nararamdaman. Isang pamilya na inyong mapapanood kung saan may ipapakita ang pagbabago, pagpapatawad at pag-ibig. Sa loob ng bahay, sa sala, naghihintay ang mag-iina. Hinihintay nila ang pagdating ng ama galing sa trabaho at umaasang nagdala itong pagkain para sa kanilang hapunan. Mga anak, hintayin natin ang tatay mo. Ngunit pagdating ng ama, wala man lang itong dalang pagkain. Bagos isang bote
ka na pala pagkumuha mo? Ito trabaho dito! Napapasok sa labas! Mas nakakapagod na maging nanay! Sobra ka na! Sa tingin mo, hindi na makapasok ng pagkita tayo! Bakit? Ha? Bilang ina? Ginagawa ko na, nagugutom ang mga anak mo! Nagugutom sila, bakit nasaan ka? Alam mo, ikaw ba? Sa kanyang pamilya.